mag-stick sa sinasabi ng mga tao na doon ka na lang umaasa kasi hindi mo mababago ang buhay mo pag pinaniniwalaan mo lang at inaasahan ko, baka, yung sabi ng tao. Ang dinig ko baka yung air. Hindi na nila kukunin yun. Labas na nito. Hindi yun. Hindi nila pwedeng kunin yun. Sana nga. Ganun na lang. Hindi nga yun. Malabo. Ano ta ito? Masakit ba ito? May tubig na. May sakit ka? Magkabuksan ko mamaya. Wala sakit yan! Kagayan, mali-mali yung hinala mo. Nakaka-stress yan. Kalat kahapon, dami. Maraming kalat doon. Sinunog ko na lang itong ano dyan. Na ano nga ako, baka sigawan ako eh. Sino sisigaw sa'yo doon? Sinunog ko na lang itong kalat dyan. Oo? Baka ako pagalitan ako kasi amoy ano yan eh. Amoy plastic. Eh sa titis ng buhay ko, hi! Sileng! Amoy uso ka na naman! Pagkalasing ko, magpapausap na ako. Tapos bago alas ano, kagigising ko magpausok ako kasi ayaw ko matapo ng damo nga. Bukod kasi yun ang oras ng dinggi eh. Alas 6 hanggang alas 9. Oo, yun yung paglalabas ng lamok. Tapos hapon naman lasing ko, yan na, kumakatin yan eh, bago lasing ko. Ay, iniipin ko yung dahon nga dun eh. Nagkapi ka na, nanay? Tapos bibili akong kahoy. Oo, yan ang pinagagastusan ko, yan ang pinaluluto ko. Kahoy? Eh di dapat marami kang ipon kasi kahoy lang gamit mo. Kaya kung may ano ko lang yung kawayan niya, magdala ako doon kasi nahiya naman ako. Kaya ano, kung may tayo ko yung kawayan, ayun na. Ano mo po ang kawayan? Panluto! Magandang panluto yan. Ang kawayan? Na? Yan nga, nakapako ka lagi sa ano. Lagi kang natatakot sa mga pinag-aalala mo yung mga bagay na hindi naman mangyayari. Mangyayari lang ako eh. Hindi ah. 30 minutes yun, nakuha na lang yung tingin niya di, ayun talaga, inutos ng sponsor yun. Eh ngayon, wala nang sponsor na gutos nun eh. Kaya lang ako doon, hindi lang nagpaalam. Muntakin mo, binawaliwala yung pagkatao ko. Pagbutin ka pa din, kapag punta rito, baka sasama tayo sandali. Saan? Sa Pangasinan. Ba't gusto mo umuwi ng Pangasinan? Nagagawin ko yung nanay ko. Gusto ko nandali yung nanay ko dito, kaya yung bahay na yun, gusto ko yung alagaan nga. Ayun, ayaw niya po yung tatay dante mo eh. Ba't dyan mo pa siya alagaan? Wala nga dyan tubig, walang kuryente. Mayroon? Wala. Mayroon na rin. At mayroon na rin naggumawa ng hiri dyan sa barangay? Wala na yan, madidemolis na yan eh. Oo. So, ba't gustong-gusto mong umuwi ng ano, ng tandoori bits? Nanay ko nga, gusto ko na siyempre nanay yan eh, hindi pa ako nakauwi nga. Ba't nung nakaraan, di mo naisip puntahan? May pira ka. Wala nga ang tao dyan sa bahay na yan. Oo, ngayon may tao na rin po ba? Inaantay ko yung desisyon ng ano? Ay, naku, ilang taon mo nang inaantay, mami, yung desisyon dyan. Hindi, pero may bolting ka. Kukunta rin natin. Kumain ka muna nga. Naawa ako sa'yo, lagi kang umaasa sa pangako. May bolting ka ba? Eh, ano ko sila sana, mga 10? Tatapagin ko yung may-ari. Anong sasabihin mo sa may-ari? Oo, nag-aantay na ako, sabi mo. Ipamana mo na to sa akin kapag nung nagpunta ka rito. Eh, paano mo mamanahin nga yan? Eh, kinukuha na ng gobyerno yan. Hindi, nakalagyan nurse. At pahiram nito. O, may ballpoint ka ba? Mamaya. May lud ka? Malud ka? Tapos yung ano? Yung isang nurse din na pinsan ko, ibenta ko yung kalating lupa ko sa kanya. Kailan mo ibenta? Eh, sumasakit ng tuhod mo. Ano yan? Kasi magpatay akong bahay doon para magkatabi kami pagtanda namin. Saan ka magpapatayo? Sa lupa ko. Nurse siya. Wow. Yan ang magandang ang gawin mo ngayong 2024. Gusto mo palang tumira doon sa lugar mo eh. Ba't ayaw mo pang kumilos? As caretaker, siyempre pinaghirapan ko yan. Eh, may naka-ano nga po yan sa demolition yung lugar na tinitirhan mo. Wala kang kuryente, wala kang tubig. O, kailangan mo na talagang mag next step na. Nakasama mo yung nanay mo. Usap na hindi mo alam kung kailan darating. Hindi malalaman ko kung nandun sila. Ang hirap kayo, naghihintay ka na hindi mo alam kung kailan darating. Wala kang ibang gawin kundi magbantay. Ba't di ka tinatawagan? Wala akong cellphone. Asa na yung cellphone mo palang bigay ni ma'am special lady? Pero kasi wala nga akong kuryente. Baka bininta mo. Wala akong pambudget. Marami akong cellphone. Asa yung bigay ni ma'am special lady? Ang pambudget, hindi akong gastos eh. Talaga inaano ko talaga sa bigas. Yung ano mami, yung bigas, sandali, pagkain. Yung cellphone mo na nabigay niya. No? Saan? Hindi lang yung cellphone. Hindi ko pa nakikita. Ano, kasi ang punta ko sa bayan tapos dadalain kita sandali. Ang plano ko. Hindi ko nagdala-dala. Cellphone kailangan dala mo yun palagi. Maliit lang yun. Wala namang baterya, sabi ko.
Ay, battery yun eh. Original yung binili natin na yun. At tatlo yan yun eh. Mayroon pero yung nakaisa. Wala na ako nakikitang cellphone sa'yo ngayon. Ay, dati takta nag... ko ah? Oo. Nagpunta ka doon marami. Ngayon, yung binili natin. Wala na, hindi ko sa'yo nakikita. May diferensya? Hindi madidinig yung ano kausap ko? Diferensya? Matagal natin ginamit yun eh. Kinakausap ko yung kapatid ko, hindi madidinig. Mm. So mayroon parang ang cellphone marami. Tingnan mo pa. Oh, winala mo yung cellphone. Sana binalik mo sa akin. Nandiyan? Binalik mo para napacheck natin. Eh, anayo ko yung stubborn kasi marami kong problema. Cellphone lang na maliit yan. Hindi, pero mahalaga yun. Bigyan na sponsor mo yun. Oo. Problema, hindi ko na nakikita. Uy, ipapaklusap ko. Ang saan na cellphone? Ano lang, andun. Andun na sa bag na kabitin. Kasi naglilinis kami, tapos di wala na akong pera. Humirap ako ng pamasahe ko. Punta ko sandali sa Robinson, di na ako nakaligo. Talagang tumakbo na ako. O, hindi ngayon, pagdating ko Robinson, aba, online. E di, wala akong pera. Naglakad na lang ako dyan, papunta rito. So, ayan, hanggang ngayon, dito pa ako. Nagtatampo ako dun sa cellphone, di ko na nakikita. Samantala. Andyan lang? Hindi natin yung binili sa bangketa. Sa mall natin yung bumili. Mahal yun. At, mas pinili ko yung mahal na yun. Bernice bukas, di ba? Mm. O, di, papunta ka kaya doon. Pagsunto yung si Gracelyn. Wala na siyang pasok. Ah, wala ako nga. Christmas party na ngayon eh. Martis. At talagang ano, oo. Mapagmahal ako sa gamit. Ay, hindi ko na nga nakikita yung gamit lahat mo. Lahat ng binigay na sponsor ko, sabi ko, hindi ko ibibintayin dahil ang gamit, kahit damit, tinatago ko yan. Nung bata pa ako, mayroon pa akong tinatago. Ah. Damit ha? Mm. Oo. Yung project ko, nag-aaral ako, nandiyan pa. Oo. So, hindi ako maalas pag ayaw ko na magbinta ng gamit ko kasi malas daw yan. Malas talaga yun, mami. Talo pagbigay, bibinta mo. Is mananahi ako. Is punta na ko sa hangay. Is okay, okay. Lahat ang okay, okay na ati Tess. Kinuha namin dito sa may isa pangalan. Mm-hmm. Minit-bit namin. Tatlo kami, pati anak niya. Is nandoon. Sabi ng anak niya, at siling, yun na lahat yan. Kasi wala na si ati Tess. Nandoon ako. Sasaka na ako. Oo, nandoon. Sa ano? Sa gilid ati Tess. Di man, ano na sa ako. Sabi ng anak niya, at siling, yun na lahat yan sa akin. Ano yung huling ano niyo ni Ma'am Mami Tess? Ano yung huling pag-uusap ninyo ni Mami Tess? Ano? Nung na bago siya nagkasakit. Nung bago Mindoro noon, sabi ni Ma'am, bigyan kita ng pamasahe mo, papunta kayo sa Pangasinan. Ngayon sabi mo, umuwi ako kunin ko yung birth certificate ko sa Mindoro. So magmulan dito nakita, minanas na ako noon. Then, sinumpong ako dito, may gallbladder ako noon, hindi ko sinasabi sa'yo. Oo, kaya malanta ako noon. Hindi ko alam, may girlbrother na ako noon. So yun, sabi ko, iniisip ko anong gamot ko. Hindi, may friends ako, ate, inom ka serpentina. Tanim yan ang mapait. Tanim ako marami. Hindi, naubos ko. Ay, oo nga, anim na puno yan kaya. Para siyang ano, sili. O, hindi ngayon, nakita ko na nagiinom kang mahogani. Hindi, ato sapat. Hindi, bumili ako mahogani. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Pero, handa mo na yung kanin. So, ginawa ko. Tapos, may kaibigan ako sa malapit sa school, doon sa school ng anak mo. May kaibigan ako doon. Hindi ka matuloy pagkasal kita. Oy, isang linggo. Wala na. Paano mo nasabing may gallbladder ka? Matagal na yan eh. Ano pong naramdaman nyo? May manas? Tapos, sumasakit ito. Ngayon, wala na? Wala na ako naramdaman. So, sabi ko, sa pag-iinom ka ng gamot, sa 1 million insulin, saksak sa dito, then hindi ka nakakain. Dahil ang gamot sumisiksik sa katawan, hindi ka makakain. Namasyal pa kami niya sa City Hall. Sa City Hall, sa Colinas, kumaya kami Artiles. Tapos nagutong kami, punta kami ng inasal, gaya ng atin. Tinatatlo kami ng paa. So kumapan sinigang sa labas. Oo, nabusog kami. Tapos may handi, ang dami na kain. Aba, pagdating namin bahay, nagkukay siya ng ano, lupa, patasako sa ilong. Tapos naligo pa ata. Para saan daw yung hinuhukay niya? Siya. Nag? Nahilo na siya. Nahilo siya? Nahilo. Tinapo na hospital. Sinaksa ka lagad yung insulin. Ah, marami kasi siyang kinain. So, baka naligo siya ng pagod siya at sobrang pagod. May diabetes siya eh. Hindi kaya, ang sugar naman, pagka kumain ka ng maraming kanin, pwede siyang biglaan, umatake, tumaas. So, ang detect ko, kasi madaling araw, umuwi. Pumunta kami sa pharmacy. Bumili kami ng 6 na klaseng gamot. 500 milligram.
600 mg. Ang gamot na yan na 5 klase is ininom niya. Para kung hindi ko talaga kaya. Lutok ka, sabi ko sa kanya. Eh, kumpara naman sa ano yun eh, malalang sakit. So, hindi dapat siya kumakain ng kanin eh. Mm. Iniinom niya yan eh. Ate, parang mamatay ako sa kakatingin sa'yo. Mm. Hindi ko kaya. Hindi mo inumin yan. Mm. Ang ginawa namin is magtatanim nga doon sa harapan namin. Mm-mm. Kainin niya ang palaya sa luyo. Mm. So, sa sabi ng doktor, sinusunod niya, eh, wala akong magagawa, doktor, yan eh. Mm-mm. So, nandun siya sa, napunta sa kamatayan, ha? Kasi yung gamot na yan, hindi siya kumakain man ng kanin eh. So, kumakain siya ng gamot eh. Oh, so, yun ang nangyari. So, syempre, magkasama kayong within 3 days, na masyal kayo, nag-i-enjoy kasi medyo may natanggap na ako, wala ka na nun eh. Eh, wala akong kasama ng iba eh. Siya ang praise ko eh. So, yayain kita sino. Wala ka nang suminduro ka na. Oh, eh, dito ako noon. Dito pa ako noon. Pero sumasakit yung dito ko. Kahit ano, may naramdaman din ako. Tiniis ko yan kasi kailangan kong mapasaya siya. Kasi talaga may diabetes siya. Tapos inaayos ko yung pension ni Tatay Dante mo. Sa City Hall, pumunta kami. Tiniis ko kung may pension siya pa. Tapos pumunta kami ng GSIS. Mm-hmm. At tapos dito kami kulinas. Mm-hmm. Tapos may kainasan. Punta kami sa taas ng City Hall, ha? Nag-elevator kami. Then, nagbira pa kami. Saan ka ba? Pag nalaglang tayo sa mataas. Sa taas ka? Sa lupa? Sa gitna ako, ha? Sabi sa akin. Marites? Sa ano yan? 15th floor kami. Sa pinataas na building, nag-elevator kami. Ayoko nga. Tapos kinabukasan, nasa ano na siya? Dalawang araw na sa hospital na siya. Tapos, nakasaksak na yung insulin sa katawan niya. Sabi ng anak niya, Ate Siling, hindi na pang kain sa nanay. Mm-hmm. Umiyak na ako. Lynn, sabi mo, kausapin ko siya. So, umiyak na ako kay Ellen. Nagkahagulgul na ako. Mm-hmm. Tapos, nagpapaniginip siya. Nakabisti niya sa pintuan ko. Siling! Sabi niya, Mama, kumusta ka na? Sabi niya, magaling na ako! Nakabisti na siya, nakablu. Nakatayo siya. Mm-hmm. Yung pala, mamatay na siya. Ganun pala yun. Pag-praise mo talaga. So, alam mo, magkakape ako kung kumunin ko yung asin, malalaglag. Yung kape, natutuba. So, yan ang ano. So, sabi ko, ako magpakalakas ako. Yung sarili ko, magtanim ako. Itong halaman na to, ito ang gamot ko. Mm. So, yan. God bless naman. At talinong anak ni Lord, nandyan. Is nagamot na. I think, ito, medyo, wala akong nararamdaman, pero sinisikap ko umiinom ng umaga sa pag umaga is umiinom ako ng tubig, tapos kanin, tapos lagi tayong kamatis. Mm-hmm. Kahit kunting gulay at kamatis, tapos kanin sa umaga. Mm-hmm. Tapos kunting kape, tapos lagi kang tubig na. Ganon ang buhay natin. Mm-hmm. Kasi kung tayo matanda na, kailangan gulay lagi makain natin. At talagang tayong iinom ng gamot kung hindi tama. Mm-hmm. Dadaan natin sa tanim. Okay. Alaman. Pinaka-best mo maming gawin, pag nakuha mo yung pension mo, umuwi ka ng nanay mo. Umuwi ka sa nanay mo. Tapos, i-check mo doon yung mga binigay sa'yo ng daddy mo. Tapos, mag-action ka na. Oo. Yung pala eh. May alaga ako eh. Ang alaga mong aso? O, dalhin mo muna sa akin para makauwi ka ng Leyte. Ng ano? Pagasinan? Ng ano? January 5. Kagaya ng nanay mo, ilan taon na po yung mama mo? Ano 85? O, 85. Gusto ko siyang kukunin nga. Alagaan ko muna. Hindi mo siya kunin. Doon siya masaya eh. Doon na siya namuhay eh. Alagaan mo lang siya doon. Kahit ilan taon. Ayan, mami, ang yes. Aking pong ma-advise sa'yo bilang bilang tinuturing kita na nanay. Tinuturing mo ako na anak. Ang hiling ko talaga sa'yo, pag nakuha mo ang pension mo, sumaglit kang punta ng Pangasinan para makita mo ang nanay mo. Dahil 500 lang, andun ka na eh. Oo, madali lang yan. Pira, kumita ng pira is mahirap. Kaya nga, kung gusto mo po talagang pwede mo yan. At least malaman mo doon yung lagay ng mga pamilya mo, yung kalagayan ng ari-arian mo. Para pag nahalbaw na ibenta mo man yon, may panibago kang perang mahawakan na pangpundar mo ng maliit mo lang na bahay. Ano lang, ano, nakahanda na yan kasi nagpatay ako ng bahay ng dalaga ko, nandun yun. May bahay ka doon? Oo, oh, ginagos ko yun. Eh, bulok na yun, kung dalaga ka pa noon. Is,
kita nung oras umiyak mo ng problema eh. Oh, di uwi kami. Pero pagka... salamat talaga. Ayaw ko makakuha. Gaya niyan. Mag... bisikit pa ako eh. Hindi. Gaya magpapasko. Hindi mo ba pwedeng surprise sa akin ang nanay mo? Bayano na. January kaya February. Mami, matanda na yung mama mo. Oo, matanda na. Na mabuhay pa siya. Kaya nga po, kung gusto mo siyang makita pa para lahat ng blessings ibigay sa iyo ni Lord, alagaan mo yung mama mo. Yung alam mo, pag dinalaw mo ang mama mo, at tinignan mo yung kalagay niya doon, after nun, lahat ng blessings matatanggap mo. At talagang ano, si Lord na ang magbibigay sa iyo. Kasi kahit papano, at kahit ganyan ang kalagayan mo, mahirap ka dito, ay magagawa mo siya na dalawin. Kasi sabi mo, may na yung pandinig niya, malabo na yung paningin niya. Kung marinig man lang niya yung boses mo, irigalo mo na sa kanya ngayong Pasko. Kaso inantay pa ng money, wala pa tayong matatanggap. Kaya nga po, pag natanggap mo po yung pension mo, surpresahin mo ang nanay mo. Oo po, talaga. Miss na siyempre, kaso ang pira, wala kang hawak. Yung pension mo po, gamitin mo muna. Napakaliit. In 500 nga, makakauwi ka na. Oo, madali lang yan talaga, kung talagang ano is. Paano mami, hindi naman natin masasabi kung papaano kung sa January, ay ang nanay mo ay hindi na nakakaramdam, hindi na nakakarinig, na sabihin na natin na siya ay parang wala na siyang maalala sa'yo, hindi ka na niya kilala, nagkaroon siya ng halimbawa, sabihin na natin na amnesia. Yeah. O ano pa, hindi, sino ito? Sino itong nandito? O, paano kung sa January, eh ngayong December 25, kaya ka pa niyang marinig? Kaya mo pa siyang talagang, makausap? Ito kasi yung ano na to, buwan na to, antay natin yung konting biyaya, is wala pa. Siyempre, wala ka pang hawak. Then, ako, nakikipag-communicate pa rin sa pamangkin, kumusta si nanay, o sumalakas pa naman kung siya. Kung ikaw po ba ay magkakaroon ng pamasahe na pera, ikaw po ba ay kaya mo po ba na surpresahin ng iyong nanay ngayong Pasko? Oo, oras. Basta may hawak ka lang ng budget. Kasi kagaya last time, nakahawak ka, hindi mo siya naisipunta, nalagang 500, makakarating ka na doon. Talagang madali yan, talagang sasadyain mo, pero ang hinahawakan mo, pambay. Hindi mo naman kailangan, mami, na... you need na, money. Hindi mo naman kailangan magdala ng maraming pera, ng mga kung ano-ano. Ang importante, yung sarili mo ay na-present mo doon sa nanay mo na, ma, ito na ako, mama. Namuhay ako sa Maynila. Bigo ako, bigo. Eto ako. Oh. Diba? Alam mo, mami, pag nakausap mo sa harapan ang nanay mo, naniniwala ako na lahat ng blessings, maraming darating sa iyo na blessing at gaganda ang buhay mo. Kasi yun ang ano eh, yun ang connection natin sa parents eh. Oo, wala ka kung wala kang nanay. O kaya nga po. Pero kung talagang wala kang tawag na budget, is nandiyan ka eh. 500 pesos? Yucks, hindi lang. Isang ganun lang yan. Pero pagbalik mo, kailangan... May pamasahe ka lang, makarating ka lang din. Kahit wala kang dala, sarili mo lang nabuo. Ang magugutong sa sasakyan, din babalik ka. Bakit, mami? Ilang araw po ba ang biyahe mo? Isang araw. Eh, magugutong sa daanan, ikaw nahilo ka pa. O, 1,000 ka siya sa'yo. 1,000, makakauwi ka na. Eh, may sakit ako. Ikaw na tumbakot, nahilo ako. Ming, maraming rason. Wala akong kasama pa. Marami kang rest. Nang bumuhay ka nga dyan ng mag-isa, natutulog ka ng mag-isa, babiyahe ka lang mag-isa, hindi mo kaya. Hindi, may sakit ako eh. Wala kang sakit ngayon. Ayaw mo yatang makita ang nanay mo. Talagang gusto, miss. Oo. Nanay ko yan eh. Oo. So, numani nga, pa. At ito ni Silver is hinaantay ko lang. Offline pa. Sa kagatimid ka, pumunta ako. Offline. Surpresahin mo ang nanay mo. Naglakad lang ako, ha? Surpresahin mo ang magulang mo. So yan, pag dumating yan, sana may kunting biyaya. Thank you. Oo, so yan ang buhay ngayon. Mahirap kitain ng pera. Is pamasahe lang. Kasi kung isang bagay gustong-gusto mo, kahit wala kang pera, gagawa ka ng paraan eh. Yeah. Alam mo, oh, nag-ikot lang ako, nangangalakal din ah. Gawa nang wala yung sweet heart. Then, kumukha na kahoy. Makakaluto lang ako. Yung kunting pisyo ko, pinagkakasya ko lang sa bigas. Kasi kung hindi ka kakaya, no, wala kang ilalakas. Oo. Eh, yung pag-uwi ng provincias, madali ako talaga may money ka at kasama ako. Kasi within, may sakit ako sa puso. Then, dito, eh, kung sinumpong sasakyan, is life ko, mamatay ako sa sasakyan. Hindi, wala. Ba't ka mamamatay sa sasakyan? Kasi sa puso eh. Kasi nag-iisip ka po ng negative. Ano, may nangyari yan, pinsan ko, sumakay sa bus. Pagdating sa bahay, patay siya. Bakit siya mamamatay? Kasi may sakit sa puso eh. Nangangahoy ka nga dito eh.
Oo, pero pag nakakarating ko kang saan-saan, nakakalakal ka. Hindi mo iniisip na pagdating mo ng bahay, mamamatay ka. Pero ikaw, babiyahe ka papunta ng nanay mo, iniisip mo na mamamatay ka sa sakyan. Kung talaga yung pamangkin ko is may money ako, papuntay ko dito. Punta na agad doon. Basta meron kang hawak na budget. Money is talagang kailangan eh. Oo. Kasi yung life... Paano kung hindi ka makakahawak ng money, hindi mo napupuntahan ang nanay mo? Wala eh. Sabi ng inspector sa'yo, hoy, ba't sumakay ka dito? Kukulong kita, wala ka eh. Yan ang problem ng tao, tanong yung isang tao. Anong problem mo, Pierre? Kaya nga dito. Kaya nga dito. Teacher nga dyan, sabi niya, wala kayo uwi. Hindi kami uwi kasi wala kami pa, pero eh. Uh-huh. Ganun, teacher siya. So kailangan talaga, mahirap kita ng pera. Nangangahoy lang talaga ako dito sa pangarap dahil hindi maganda kung hindi ka kikilos. Kailangan talaga kumilos ka. Hindi ka pindi aanga-anga. Basta may lalakas ka, sige, labas! Yung kamay ko, oh, tingnan mo, dugyot niya. Ano sabihin nila? Bakit makakatulog ba doon? Basta ako gumalaw at may lalakas ako? Magamot ako, sundan muna yan. Lahing ka naman naman ako eh. Is, awa ni Lord, nandyan siya. Is ito, oh, may nag-pray sa akin ng friends ko. Nandyan, si my Lord Jesus. Jesus is, no? Anong pangalan niya? Ang Diyos natin is si Lord Jesus. Oh, basta may naniniwala ako. Pinagabayan mo ako. Basta ako naniniwala na pag pinuntahan mo ang nanay mo, maraming blessing ang darating sa'yo. Sana nga. Is, oo, shout kaya ang una mong hangarin ay ang mapuntahan ang nanay mo. Oo. Eh, umiyak ka siyempre. Nagpipray ako. Magkabi. Yung mayakap ka ng nanay mo at mayakap mo yung nanay mo. Kasi kung wala kang nanay. Mag-open lahat ng blessing sa'yo. Pati yung pag-iisip mo, lilinaw. Lilinaw ang pag-iisip mo, magkakaroon ka ng magandang pangarap kasi makikita mo na ang nanay mo. Oo. At talagang natalang ako nung sasakyan ako, may bigas yung mga kasamahan ko. Hindi mo na kailangan mag-iisip wala pa, ng mga yan. Hindi mo kailangan yung mga yan, me. Basta, ang para sa akin, ah, kung ako ang nasa sitwasyon mo, unahin kong puntahan ang nanay ko. Kasi 85 years old. Ano na siya? Blessed na siya sa 85 years old. Kaya dalawin mo na siya. Gusto ko siya kupkupin at talaga. Hindi mo siya kupkupin, may masaya na siya doon sa pamumuhay niya doon. Ang kailangan mo lang ay bigyan mo siya ng kaunting panahon kung nasaan siya. Ah, nandun siya. Is nakahiga. Mm. Siyempre, umiyak siya. Ang anak ko yung kumakita. Hindi niya alam ang problema niya is money. Kasi ang senior is nakapit ang pension ng senior. Ibibili na ng isang linggong bigas siya. Napakahirap din ang patay ng isang senior na pagdating sa sweldo nila is mantak yung mga senior ngayon is 500 man. Wow! Ulam lang yan. Bili kang ulam, 50. Hindi yung budget is bigas. Ang bigas ngayon is 59 na. Sabi ko, bigas muna. Is life eh. Kung nawala ka sa mundo ibaba, wala na. So, yan. Nag-iisip ako kung ano ang pagkakitaan muna sa ngayon. Andiyan niya kahit anong oras makikita yung nanay ko may pera ako. Sana, yung ganun ba? At talagang ang tao ngayon is aburido, maraming problema. Ang number one na kailangan nila is money. Mahirap kumita ng pera. O, ganun lang. Hello, Merry Christmas!